Okay mga kaibigan, ngayon po ay pag-uusapan natin yung tinatawag na industry standard microphone at yung nga po yung Shure SM58 katulad na itong nakikita nyo sa harapan nyo ngayon. Pero hindi po natin pag-uusapan yung tungkol sa tunog niya saka yung sa build quality niya dahil talagang itong klaseng mic na to ay talagang subok na ng napakaraming mga musikero, mga DJ, mga may-ari ng lights and sound system at iba pa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung yung mga ganitong klaseng mic ba ay dapat na bang gamitin ng mga nagsisimula pa lang o yung mga may maliliit pa lang na mobile DJ system o lights and sound system. Yun po ang magiging pinaka-topic natin ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, tsaka na natin pag-uusapan yung tungkol sa tunog neto tsaka yung sa build quality neto dahil talaga naman pong solid tong mic na to. Sa presyo, medyo mataas pero sulit din naman po talaga yung makukuha nyo na quality. So, papakita ko muna sa mga kaibigan natin yung itsura. So ganito lang siya, parang ordinaryong mic na makikita nyo sa mga tindahan. So ito po yung itsura ng Shure SM58. Di po pa parang mga regular na mic lang pero magkakatalo lang talaga sa ano, yun nga sa build quality tsaka yung sa tunog pagka ginamit mo na. Ngayon, bago ko po simulan yung topic natin ay kung natatandaan nyo gumawa na ako ng ganitong video yung tungkol sa mic na to pero binura ko na po kasi nagkamali ako ng binanggit na presyo doon. Yung una ko po nabanggit sa dating video na ginawa ko ay parang mababa yung presyo kumpara sa ngayon kasi mas mataas na yung presyo ngayon lalo na sa Pilipinas. Okay, so unang-una babanggitin ko muna sa inyo yung ilan sa mga nagiging problema ng mga ibang kasamahan natin sa industriya. So muli ako po ay humihingi ng pasintabi sa inyo, ng pasensya kung may mga masasagasaan po ako sa mga sasabihin ko. Pero gusto ko lang po talaga magbigay ng idea sa inyo tsaka ng mga senaryo na pwede nyong gawing basehan. Okay? Unang-una, marami tayong mga kaibigan nang sabihin na natin na gustong-gusto nila sumabay kung ano yung mga meron yung mga big time ng mga lights and sound system o mobile DJ system. So kung anong halimbawa mga mamahalin na speaker, mamahalin na mga mixer, gusto nila, meron din silang ganon. Pangalawa, marami rin tayong mga kasamahan na ayaw na nasasabihan na bulok o pangit yung mga gamit nila. Parang siguro naiinsulto sila pagka ganon. So pangalawa po sa problema yon. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo paano nyo malulutas o mapapalipas yung mga ganyang klase mga tao o mga pag-uugali. Okay, so halimbawa nga etong mic na to ay sinabi ko dati dun sa una kong video na nakakahalaga ng 6,000 pesos sa Pilipinas, yung pong binanggit ko dati. Dito po kasi sa amin ay $100 ang isang piraso nito. Ang sabi ko dun sa unang video na ginawa ko na ganito ay 6,000. Tapos marami tayong mga kaibigan ang nag-reply na sabi nasa 7,000 daw ang isang piraso, 7,500. Basta nag-iba-iba yung presyo nila. Pero mas mataas to sa 6,000 na sinabi ko. Yung po kasi binanggit ko dun ay na presyo ay sinabi lang po nung kaibigan ko nung I think 2014 yata o 2015 nung sinabi niya sa akin na 6,000 daw ang isang piraso na ito dati. So siguro tumaas niya kaya ngayon sabi ng ibang kaibigan natin nasa 7,000, 7,500 ang isa. Yung original po yung binabanggit ko ha, yung original. So pasintabi po sa mga kaibigan natin na may mga clone na ganito o yung mga imitation. Wala po akong intention na kayo'y masagasaan, okay? So yun nga. Ngayon, marami tayong nakikitang mga kasamahan natin na nagtatalo-talo minsan sa mga ano pa eh, sa mga group. Maraming nagtatalo-talo na ang baba daw tumanggap ng setup nung isang mobile o nung lights and sound system. Tapos yung kabila naman, masyadong mataas maningil. Pero talagang pinagtatalo na po dyan ay maraming nagsasabi na marami pa rin daw tumatanggap ng mga mabababang singil sa mga serbisyo ng pagmamobile o sa lights and sound system. So pagdating po sa presyo ay hindi po ako nakikialam dyan kasi bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paraan kung paano natin patatakbuhin ng maayos yung ating mga negosyo, yung ating hanap buhay. So kung mababa man kayo maningil,
wala pong problema yan. Kung mataas yan, wala pong problema yan. Kasi kanya-kanya po tayong diskarte. Pero magbibigay lang po ako ng halimbawa na baka sakaling makatulong, okay? Ngayon, kung gusto nyo naman itong manggapala ng talagang mababa, pwede naman po. So, ito pong gagawin ko ay parang magiging guide nyo lang, okay? Itong mic na to, sabihin na natin na sa dami ng sinabi na presyo sa akin, pagpaligay na natin na 7,000 o 7,500 ang isang piraso, pagpaligay na natin na ganun. So, isang piraso na ito. Ngayon, kung tayo ay tatanggap ng mababang setup, kasi minsan may nakikita ako, tumatanggap pa sila ng 2,500, 3,000 pesos na serbisyo para mag-mobile o mag-DJ, yun pong isang halimbawa. Kung tatanggap kayo ng ganong klase na magsisetup kayo ng sound system sa isang event, tapos tatanggap kayo ng 3,000 pesos, tapos pagagamitin nyo sila ng ganitong klaseng mic, ay yun pong isa sa siguro hindi na naiisip ng mga ibang mga kaibigan natin. Paano po kung sakasakali na, pero wag naman sana, syempre, di ba? Kung sakasakali na kayo ay masiraan ng mic na nagkakahalaga ng 7,500 pesos, pero ang tanggap nyo dun sa gig ay 3,000 pesos lamang. Hindi po ba tayo ay abonado pa ng mas malaking halaga, kumbaga. Siyempre, kaya ako sinasabi yan dahil gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, minsan may mga kasamahan tayo na ayaw magpatalbog o ayaw magpatalo sa ibang sound system. So kahit mababa yung presyo nila nang tanggap nila dun sa serbisyo, ay pinapagamit pa rin nila ng mga mamahaling na gamit yung mga kliyente nila. So yun nga po, isang halimbawa yon. Kung meron kang tumanggap ka ng 3,000 pesos na setup, tapos pinagamit mo sila ng ganitong classic mic na tigsi 7,500, tapos kung sakasakaling masira, ay hindi po ba ay abunado pa tayo ng mas malaking halaga? Tama po ba? Diba? Maniwala mo kayo o hindi, tayo kahit gano'n natin ingatan yung mga gamit natin, may mga pagkakataon na makaka-encounter tayo ng mga, halimbawa, mga tao na hindi ka nais-nais. Maniwala kayo sa hindi, meron po akong kakilala sa Pilipinas nung nag-setup kami sa isang bar o sa isang club. Yung SM58 niya, inilublob sa baso ng beer nung nagpe-perform na banda. Siguro sobrang kalasingan nung performer, tsaka sobrang tuwa niya. Nagpunta siya doon sa sa harapan nung lamesa, stage, tapos may harapan na lamesa. Nilublob niya yung SM58 nung kaibigan namin. Mabuti na lang ang tanggap ng kaibigan namin na hindi po ganoon, hindi katulad ng 3,000 pesos, kumbaga medyo mataas kasi medyo may pangalan na rin yung sound system na yun. Pero ganoon pa man, nasiraan pa rin siya ng gamit. So, ang problema kasi sa Pilipinas, minsan may mga may mga pagkakataon o may mga kasamahan tayo na hindi naman nagpapapirma ng mga kontrata. Halimbawa, sabihin niyo na may masira yung performer, kailangan niyo bayaran 'yon. Hindi po lahat ng mga may mobile o may license on system sa Pilipinas ay may mga kontrata na yun nga, katulad doon, pagka may nasira, dapat nilang bayaran pagka hindi pagkakamali ng sound system o ng mga crew o ng staff. So yun po nga talagang isa sa pinakamabigat na problema. Kaya ang tanong po, kung dapat na pa kayong gumamit ng mga ganitong klaseng mic sa mga yung mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang, yung mga maliliit pa lang ng licensed sound system. Ako nga, ang dami kong mga kakilala na mga medyo malalaki na talaga. Diyan sa Pilipinas po, medyo malalaking sound system na talaga. Pero hindi pa rin sila talaga gumagamit masyado ng ganito, bihirang-bihira. Kasi pwede naman po tayong pwede naman tayong magpagamit ng mga iba na halos ganito rin yung makukuha mo na quality. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa dyan, okay? So ito pong ginagamit ko na isa rito ay yung tinatawag na Audio Technica na M8000 model, itong mic na to. Medyo may pagkakaiba sila ng itsura kasi lalo sa hugis. So pakita ko po sa inyo, ha. So meron po akong apat na ganito. So natin, so apat po yung ganito. Tingnan nyo po yung itsura. Ito po yung pinapagamit ko talaga pagka meron kaming gig. So sa itsura niya, malayo. Pero sinasabi ko po sa inyo, kung kayo po ay magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng pagkakataon na makagamit ng ganito,
hindi nyo po makikita yung pagkakaiba ng tunog nila kung kayo'y hindi titingin kung anong mic yung ginagamit. Pati po sa timbang, halos pareho sila ng bigat. Halos walang pinagkaiba talaga. Ito po kasi, bago ko bilhin yung ganitong mic, ito yung ginawa kong substitute sa ano O yung pwede kong ipalit talaga sa ano. Siyempre gusto ko yung tunog ng SM58 talaga, ever since. Pero humanap ako ng ang dami kong mic na sinubukan sa mga tindahan. Ito talaga yung nakikita ko na may pagkakahawig yung tunog nilang dalawa. Diba? Yung itsura nila malayo, pero yung tunog, talagang sabi ko po sa inyo, minsan naglalaro nga kami nung anak ko, magsasalita ako sa mic tapos huhulaan niya kung anong mic yung gamit ko. Bihirang-bihira niya po matamaan kung ano yung ginagamit ko ng mic. Ganun din po ako, pinagsasalita ako siya sa mic tapos nakatalikod siya, tapos huhulaan ko kung anong gamit niya. Nagkakamali po ako. Yan po ay talagang nakakabit sa mixer na flat. Flat yung tunog, yung equalizer niya. Sabihin, walang naka-adjust na bass o na mid. Talagang sinasaklan namin sa kable pareho. Ngayon, ito pong mic na to ay mas mura ng konti. Ito po kasi ay $100 ang isang piraso, gaya na sabi ko sa inyo kanina. Ito po ay nasa parang $80 ang isang piraso dito sa amin. Papakita ko po sa inyo yung presyo niya. Pero sabi ko nga po sa inyo, pwede kayong humanap ng ng substitute sa mic na alam nyo na. Siyempre, ayaw nyo namang tipirin masyado yung mga kliyente nyo. Diba? Kailangan maibigay nyo yung tamang servisyo nyo tsaka yung tamang tunog para sa kanila dahil binayaran nila kayo. Ang ano ko lang po, sa mga kaibigan natin na bago pa lang, ay huwag po tayo magpapadala dun sa mga nagsasabi na porque hindi ka naka-sure SM58 ay sasabihan ka na ng pangit yung mic mo. Huwag po tayong magpadala sa mga ganun. Patakbuhin po natin ng tama yung negosyo natin. At gawin natin ng tama yung trabaho natin. Yun lang po ang importante dyan. Okay, so pakita ko po sa inyo yung presyo na ito ngayon. I think, sinearch ko na kanina Parang nasa sa $80 yata ang isa. So, lapit lang natin. So, yun po yung presyo niya sa sa pinagbibilihan namin na hindi ko lang nakita kasi nakatalikod yung camera Pero $80 ang isang piraso nito nung ngayon sa panahon ngayon ng January ng February na pala ng 2020. Okay. Sulit po tong mic na to. So testingin niyo po mga kaibigan. Ulitin ko po, huwag kayong magpapadala doon sa mga nagsasabi na mga tao, mga klase ng tao na mahilig magsabi ng bulok yung gamit mo, pangit, mumurahin. Importante, gawin natin ng tama yung trabaho natin. Ayos na yun, tsaka mapasaya natin yung mga tao. Okay, pagka nagkapera na, tsaka bumili ng mga mamahalin o yung mga may presyo, yung mga magagandang brand. Yun po importante dyan, okay? So sana po nakatulong to sa inyo and maraming salamat sa panonood and God bless you all. Peace!